Hey, what's up mga ka-Vheadz and welcome back to my YouTube channel. I'm Cel Brusola, isa sa mga writers ni Vheadz. Mylene Paat, best scorer sa Thailand. Ibang foreign and Thai players, Taob kay Mama P. But before that mga ka-Vheadz, please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on upcoming videos. Maraming firsts ang naganap sa katatapos lamang na 2021 to 2022 Thailand Volleyball League. First, dahil ito ang first overseas club stint ni Mylene Paat sa kanyang first overseas stint, ay first medal din niya sa isang international club competition. At ang pinakamasarap pa sa lahat ay ang maging first ever Pinay best scorer sa Thailand League. Walang sino mang Pinay imports pa ang nakakagawa nito at tanging si Mama P lang sa buong history ng Philippine Volleyball. Ibinuhos ni Paat ang kanyang pasasalamat sa kanyang Instagram post at may caption na napakabuti mo Panginoon, kasama ang crying emojis at ang mga litrato ng awarding. Sa kasamaang palad, hindi mismo si Paat ang tumanggap ng kanyang award dahil matapos ang laro, kailangan niya nang pumunta ng airport para agad na bumalik sa Pinas. Tinanggap ng kanyang teammate na sa Nakhon Ratchasima na si Kanchana Sisekeu, ang 15-year-old opposite spiker ng Cat Devils para kay Paat. Kasama ni Paat na nabigyan ng parangal ay ang kanyang teammate na si Chitapon Kamlangmak na tinanghal bilang best middle blocker kasama si Kaukalaya Kamultalanan Diamond Food. Samantala si Kanika Tipachot ng Supreme ang tinanghal na best outside spiker. Ang Thai legendary spiker naman na si Malika Kantong ang best opposite spiker. Si Soraya Fomla ng Supreme ang best setter. Si Tanacha Suksod ng Diamond Food ang best server at si Tikampon Changkao ang best libero. Ang tinanghal naman na MVP this season ay ang powerful spiker ng Diamond na si Sasi Papon Chantavisut. Muli nga ang nadepensahan ng Diamond ang kanilang kampyonato sa torneo mula sa kamay ng undefeated team na Supreme Chombury. Samantala, dahil sa award na yan ni Paat, mas bumuhos ang mga atleta na pumuri sa kanya. Sa katunayan, sa dami-daming magagaling na Thai players at may mga Brazilian at Cuban imports pa sa torneo, katangi-tangi talaga na nabigyan ng prestihiyosong award si Mama P. Kaya naman di malayo na pagbalik niya sa Pilipinas ay isa na siya sa kakatakutan ng marami at maaaring marami pang international opportunities na magbukas sa kanya para muli siyang kunin bilang import. Again, good job Mama P and syempre kay Big D sa pagtayo ninyo sa bandera ng Pilipinas sa international competition. Totoo na hindi pa huli ang lahat at kayang-kaya pa na makipagsabayan ng Pilipinas sa ibang bansa pagdating sa volleyball. So there you have it mga ka-Vheadz, thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on upcoming videos.